Depende yes. na lang. Kung makakuha at makakuha ng objective dito ang Onyx PH, pwedeng mapasa kanila yan. Pero pag napabayaan ng Onyx PH yung mga linya or nakakuha, mas nakakuha ng objective sa BSP, pwedeng sa BSP yan kasi meron silang Kimi dito for the damage. Pero ito na nga game number 2 mga kaibigan. Onyx sa blue side, red side naman ang BSP. Demon para sa kanyang Esmeralda, Wilson for the Thams, Grok naman kay Kukai, Strider Cutie for the Kimi, and Trevor para sa kanyang Joel. So on to the blue side for Onyx PH, ganda lang for the PNK YS para sa isang Claude J naman sa isang Balear A, no, for the YSS and Dilar for the Gatot. Oh, 1-2-2 setup nga mga kaibigan ang nangyayari dito, pero hindi magkasama pala yung ano, magkasama yung dalawang marksman, no? Oh, Miro. Magkasama yung dalawang marksman dito and kinukuha na nga ni Gandala. Mirror. Na-check natin kung papalag. Mga kaibigan, din na-reset yung buff dito. So Wise and Ganda lang will go down first blood para sa isang Thames, pero hindi pa tapos ang laban na yan. Dilar mukhang papalag pa rin naman laban sa apat na players ng BSB dito sa middle lane. Naku, para sa akin, ito yung sinasabi natin eh. Kung mamamaximize ng BSB yung mga objectives nila, which is this one, lalo na yung mga buffs nila, pwedeng lumamang sila. Kasi yung kayang ibigay na damage ng Kimi talaga namang sagad. Sagad sa buto. Plus Demon Cutie dito. Or Demon para sa kanyang Esmeralda. Hindi mo na aanuhan yan. Hindi ka na mag-ano dyan. Kasi may damage at damage na yan. And tingnan natin kung anong isasagot ng Onyx PH having a two marksman setup. Parang naano ano. Kasi for me, parang agawan farm nga naman dito. Kasi kung double marksman, kailangan na magkaroon kayo ng item, sabay kayo magkaroon ng item. Kasi yung magbibigay na damage at the same time, parang nalalambutan ako sa kanila. Kasi si Dealer lang naman yung medyo makunat sa kanila. So, parang when it comes to lineup, parang makikita natin, may hihirapan sila for the BSB. So, maging katanungan talaga dito for the Onyx PH is that, tong early game, malambot, paano nila madidepensahan or paano sila makakapalag sa clash against BSB. Tingnan natin, Dealer dito, nagtatago. Delikado yan, level 5 and ano yan. Masakit sa ulo yan, yun yung sinasabi natin, no? Medyo yung tira ng isang Kimi medyo malayo at medyo masakit nga naman para sa kanila, pero Jay laban kay Ganda lang. Naku, paano kaya nila to gagawin or ano nga ba yung nasa utak ng Onyx PH kung paano sila magso-survive for this game kasi early stage of the game. Pwede talaga sa BS. Hirap eh. Mahirap to para sa kanila kasi dalawang marksman yung kailangan tumaba. Tumaba, pero, yes. Ang kailangan lang gawin dito ng Onyx is supportahan lang yung mga marksman nila. Pero kasi kung makikita mo sa BSP, paano kasi? Lahat ang linya meron eh. Yun, exactly yun yung gusto nating sabihin kanina. Pero makikita natin na medyo malalim-lalim si Kuya Wilson natin and si Kukai. Mapapatay nga ba? Hindi na lang yun, disengage na. Hirap. Buhay, malaki yung buhay niyan. Kasi nga, katulad na sinabi natin sa inyo, early stage of the game, wala pang damage yung Onyx. Mm-hmm. So, ima-maximize talaga ng BSB yan kasi nga, nasa kanila yung potential na damager ng early stage of the game. Like the Kimi. So, yun doon sila mahihirapan. Kung may... Kasi sa akin, ang hirap lalo na sa gantong sitwasyon. Siguro kung nakuha yes. nila yung blue buff kanina, pwede pa eh. Pwede pang magkapantayan. Pero sa panahon ngayon kasi, ang kailangan lang gawin ni Wise eh, to clear the pero Winston, na uy, napatay pa nga rin dito mga kaibigan, ang pinagdududahan na team, eh talaga namang pumapalag pa din. Okay, nakakuha ng Cyclone Eye para makatakas, pero bottom lane, binubugbog si paring Iyaplo dito, hindi Demon Cutie, kasi alam niya na kayang-kaya niyang patayin ng isang YSS dito, pero oops, medyo malalim nga. Pero, kanya, pero top turret, eh nakuha pa rin ng Onyx PH. Naku po, ito na yung sinasabi natin. Imbis na nasa kanila yung kalamangan, imbis na BSB yung lumalamang, parang sa panahon ngayon, is Onyx yung nagtitake advantage. And to think, na level 7 na rin agad si Kuya Wise. Parang ang nangyari dito is, si Iyaknu, naging support lang siya, sige, kuhanin mo lahat ng dapat mong kuhanin, ikaw yung magpapataba sa amin, ikaw yung magdadala. Pero doon sa may bottom lane, speaking Whoa. Of, nako, mukhang mapapatay ata si Demon Hina. Abol ni Gandala, pero hindi. Pero doon sa may top lane, middle lane, direct. Yan, maraming salamat. Uy, superhero landing. Abutan dito, Killer Phase. Mga kaibigan,
eh, maaari pa agad, hindi pa rin apatay. Binaril ng unggoy yung tore, kaya medyo negative gano'n yung para sa kanya, pero iyak na dito, nararamdaman yung sakit ni Demon. Pero for the backup, ang Onic PH, hindi pa tapos ang laban na yan. Wise, pre-hit kay paring Demon, ginawang paistakan lang o nagpa-pre-hit sa tore, mukhang mapapatay pa nga, PNK ang nakakuha doon sa pagkakataong yun. Pero hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan, middle turn, Shider QT, eh talaga namang pinagaganda pa. Pero ito yung nagiging maganda for the lineup of the Onic PH, for the 1-2-2 setup. If ever mag-fail yung middle lane, makakapag-farm at makakakuha pa rin ng objective yung bottom lane. Pero kung kayo doon napilitan mag-wild charge dahil na negative siya, medyo nasaktan, Blazing Duet, sinalo ni Wise yung damage ng tore na yon at napatay pa nga, shutdown para kay Shider QT, pero napatay pa rin ng isang flood si Trevor sa pagkakataon na yun. Kung baga makikita natin, nagkakaroon lang ng palitan or sagutan between the Onic PH and the BSB. Pero when it comes to objectives, makikita natin na halos hindi rin man nagkakalayo. Ado lamang yung BSB dito, pero yun nga lang, nakakakuha si Kimi or na-steal yung buff from Onic PH. And eto, kinukuha na rin nila yung ating turtle dito. So when it comes to the gold lead, lamang ang BSB so far. Pero doon sa may top lane, ako si Thams pag napabayaan, kasi katulad ganina pabayaan yung nakakakuha ng objectives. Pero ito na nga mga kaibigan, sa bottom lane na Trevor sinasalo lahat ng damage, pero for the backup naman si Kukay plus the Esmeralda, ang sakit talaga sa ulo ng isang aso na yan, hindi talaga papabayaan. Pero ito si Wise, kailangan niyang patayin to. Blazing Duet ang pinasalo sa level 11 na si Kimi, muntikang mapatay, pero hindi nga naman sapat yung kaya pang ibigay na damage kasi nasa loob na ng tower dito si Wise, medyo negative na yun para sa kanya, pero ramdaman yung sakit na binibigay dito ng isang item. Check tayo kay Wise, medyo masakit eh. 4.8k 4.9. So siya po yung damang pera dito. 5k parang, pero YSS parang ano lang, 2.8k lang ang pera dito. Pero kung patay pa rin sa bottom lane, na yun yung nagiging maganda, na may misdirection yung tropa dito ng BSB. Hindi nila alam kung sino yung pupuguin nila. Kasi pag pinabayaan nila si Iacno, tataba si Wise. Pag pinabayaan nila si Wise, tataba si Iacno. Yun yung nagiging mahirap para ngayon sa BSB. Imbes na sila yung lumamang, sila pa yung nalalamangan. Pero eto na nga na naman yung mga laban na inaantay natin. Kukay, uy, nakakalmot si Trevor. Grabe! Nakakilit ng tropa. Onic PH dito, ay naku po, Trevor will go down. Tinamaan ng Kimi mong may Rocket Wilson, papalag naman daw, Blazing Duet ang ipinakain para sa kanya, nakapag flicker out, parang anuman, goods lang, at para hindi siya mapatay dito, samantalang Wise kumukuha pa rin ng objectives, hindi niya pinatay para makapag 10 stack siya dito, and kung sakali mang yun, yung anuman, kung sakali lumaban si Wilson, mapapatay siya doon. Mapapatay, pero ayaw tumigil ng Onic PH. Sige, kuha pa rin tayo ng objectives dito sa may bottom lane. Ang tanong makakabasa nga ba, swing off, basag na Demon. Hahabulin, pero dito si Shider Cute, nakaabang din kay Wise. So, parang makikita rin dito for the BSB Shider, kay Shider Cute. Sino ba yung una natin papatayin? Kasi, for me, kailangan kong mapatay si Wise. Kaso ang problema, meron pa akong isang marksman na nakaabang sa atin, which is si YSS. Pero doon sa middle ako, killing spree na. Kaya naman, and nabibigay yung kill kay Wise, yun yung medyo mahirap para sa kanila. Superhero landing coming from Dilara, Shider Cutie free sa gitna. Jay naman nakapag-flicker out. Ito na ngayon yung Blazing Duet na inaantay natin kanina pa. Pero uy, si Wilson, gusto niyang kuwanan dito. Si paring Wise, pero nakatanak pa rin. Dilar, nabibigay pa rin ng damage, pero patay. Doon and double kill para kay Shider Cutie. Yun yung maganda ngayon. Mm-hmm. Kasi nakaka-preet si Shider. And naka mage emblem. So masakit yung kaya niyang ibigay, lalo na yung first kill niya. Plus the ultimate. So item check tayo para kay Shider Cutie direct. Shider Cutie, Glowing Wand, and the Winter Truncheon. Para at least kung sakaling papasukin man siya ng Blazing Duet, is maka-counter out na yun using that Winter Truncheon. Next item would be, I think, the Ice Wand. Para Ice Wand. Kados na. Pero dito sa may BSB, gustong kuhanin na itong bottom lane natin. Pero mukhang nakaabang na agad dito yung ating tropa sa Oni. Pero hindi, diretso, diretso kuha ng objectives dito. Kasi ang hirap man na matapan kasi ang hunat niya naman ng isang kukay ang Demon. Pero natin yan ituloy mga kaibigan, pero lalaban din naman na free hit doon ang isang YSS NJ na itutulak yung mga kalaban niya, pero patay pa rin yung dalawa sa team ng Onic PH. Shoutout nga pala kay Robert Pascal, manager ng BSB. Shoutout sa'yo, idol. Welcome sa stream. Yeah.
pero hindi pa rin dyan natatapos yung ating laban, Trevor. Naku, medyo lumalim-lalim ata siya doon kasi napag-iwanan na, yun na nga. Nabigyan, inapoy ng lagnat mga kaibigan. Pero Onyx J, talaga naman papalagpa din. Nakapag-BMI out si Wise dito. Pero medyo negative yan. Pero papalag naman, aalis, a blazing duet para kay Wilson. Na medyo negative. Tinamaan ng lundag ng may dalawang itak mga kaibigan. So Wise will go down. 1-for-1 trade ang nangyari. Onyx PH, ang pera nila dito is 25k, 3k gold deed para sa BSB. Pero mapapansin nyo, yung layo pera pala niya, no? Angat pa din ang pera ni Wise. 8.8 laban sa 8k na pera ng isang game. Pero yun nga, our Lord is up. Gustong kuhanin ng BSB, pero mukhang bait lang ata itong mangyayari. Kasi nandito yung Onyx na nakaabang na eh. Sige, tuloy mo. Unless... Hindi. Dire-diretso nga naman ito ng BSB dito na kasi di mo nakabang. Hindi na rin tumako-contest ng Onyx PH. Pero si YSS natin doon, hindi nyo napapansin kung gumagawa ng dreams doon sa itaas. Clear wave yung ginagawa niya. Kung sige, habang busy kayo dito sa may Lord, dire-diretso ko na itong top lane natin. Pero yun nga, napapansin ko for Onyx PH. Nakakapalag naman sila. But the thing is, yung punat kasi na coming from BSB, doon sila nahihirapan. Malaki kasi yung range ng BSB. Mm-hmm. Kaya hindi nila ma-free hit si Shider Cutie. Yun lang yung nagiging problema para sa team ng Onyx PH sa pagkakataon ngayon. Eh. And si Trevor, malaking tulong din. And the Esmeralda. So, eto namang Sanctuary Lord, sasaglitin lang yan, having a 2-marksman set. Sa pagkakataon ngayon, kahit medyo napapatay at napapatay ang Onyx PH, si Wise, hindi pa rin nahuhuli sa pera. And kaya pa rin sumabay. Actually, siyang pa ngayon may pinakamalaking pera sa lahat ng players dito eh. So, pero naku, si Wise nahuli. Wait, ang pinagay kay Trevor, nasaktan. Kahit may ano ka dyan, may immortality ka, ipapalagan ka naman. Ito na yung sinasabi natin. Kayang baragin ng isang marksman. Pero kailangan nilang dalawahin na lang para mas maging maganto para sa kanila, mga kaibigan. Pero top lane for that Kimi, kailangan din nilang pigilan. Kasi nga naman, yung damage na kayang ibigay ng Kimi medyo masakit. So, tingnan natin kung ano nga ba yung possible na pwede pa nilang gawin. 12 minutes in our game time. Masyadong mababa ang kills natin dito kasi more on objectives yung dalawang team. Kasi pag hindi sila lang ako kuha ng objectives, diba? Objectives wins games eh. So, kailangan unahin nila yung mga yun kaysa ng kill. So, for Onyx PH, kailangan nila mapatay dito si Kimi. Ang tanong is, paano ko nga naman kayo mapapatay? Kasi nakaabang sa akin si Esmeralda. Nakaharang sa akin si Grap. So, if ever man na gusto ko man namin kuhanin, hindi namin magawa. Kasi paano mo nga naman lalapitan yun? Okay, sige, tingnan natin dito. So, 8K gold lead para sa BSB. Para sa BSB. And Onyx dito, kailangan pa mag-farm na mag-farm. Kasi kahit ngayon, hindi pa nakakapag-ambag si Iyaknu. Nang pwedeng, kasi si Iyaknu pag nakapatay ito, sigurado aangat yung ano nito, pera nito. Dahil naka-bounty hunter siya. Pero si Wilson, mukhang magiging nakita dito sa top lane. Mga kaibigan, magkakapag-contract. Inferno nga ba? Ang isang Wilson dito mukhang lalaban sa apat. Pero hindi siya makapreheat dahil nga dun sa aso na kaibigay. Pero eto na nga si Kukay for the backup. Para at least kahit papano, mahirapan sila. Hindi pala. Ano ang nabigay yun? Unstoppable force ang naibigay niya. Hindi niya naibigay yung ejector na yun. So, 30 seconds or 80 seconds para mabuhay ang second Sanctuary Lord for this game. Pero dito, Onyx PH, tamang antay lang din. Nahirapan sila because gaya na sinabi natin kanina, napakakunat ka ng BSB. So, if ever na nagkakaroon ng clash, nahihirapan sila na pumatay. Because of the Grok and the Esme. At the same time, free hit nga lang din si Kimi. Yung ultimate kasi ni Kimi yun yung ano eh. Pati nakahuli crystal na rin yung Kimi direct, no? Pa-check nga ulit. Last night. Hindi pa. Oh, pa-huli crystal pa lang. So, 10k yung pera. Pero lamang pa rin si Wise. Mga kaibigan. Nangyari dito, pwestuhan na lang eh, no? 11k pa rin ang pera dito. Ng isang, ng isang flood. Papalag pa rin naman. Pero para sa akin, BSB, kailangan nila ituloy. Na kaya naman nilang tapusin eh. Nahirapan lang sila sa first two points kasi dahil nga dun sa aso na ibinibigay dito ng Onyx PH. Pero si Wise, OMG, ayun na nga, nakontra at trapelo, napatay dito ang damager ng Onyx PH. Wala na silang damager ngayon. Ano ang kailangan gawin ng Onyx PH para makasurvive sa pagkakataon na to? Holy Crystal na para sa kanya. Ooh, nakita mo yung damage. Marabing damage ni Kimi. Oops, ano, mukhang nagkamali pa sila ng ejector dito and superhero landing para kay...
Dilar, ito na nga yung damage na kayang ibigay ni Shider Cutie. Nako, ito na mga kaibigan, ano na ang gagawin nila ngayon? Pwede silang kumuha ng Sanctuary Lord na walang magko-contest, or para sa akin, contest na ko ni PH para mas maganda. Pero kasi kapag kinontest, ayun no. So bagay they have PNK naman, pero yun nga lang kapag lumalim gaya na sinasabi natin. The Lake Kates. Oh, naku po, ganda lang. Nakapatay pa dito. And nakapatay sila dito. Uy! Wow! Para sa kanila, which is really good para dito sa Onyx PH, pero i-re-reset na lang ni Jay. Mas okay na antayin nila dito si Wise. Kesa naman mapagbakbakan sila. Kasi si Wise lang yung inaasahan nilang damager dito. Pero uy, nakapag-winter transition pa nga. Naapoyan pa pero extra si Wise, mga kaibigan. Ay, hindi natalunan. Pero shutdown pa nga din dito, mga kaibigan. Ang isa sa mga players ng Onyx PH, Wilson, laban sa tatlo, will go down. And tignan natin kung itutuloy na ba nila. Isa na lang yung natitira sa tropa parang, ng PSB. Parang nabaliktad pa. Naging error pa. Yung nagstay pa sila doon or diniretso ng BSB yung Sanctuary Lord natin na yun. Na, yun nga gaya na sabi ni Kuya, nabaliktad mo. Ang Onyx PH pa yung makakakuha nung pangalawang Lord natin. And speaking of, si Kimi hindi kinaya or medyo napaaga yung kanyang ultimate. Pero dito, inabol! Ang set coming from Dilar. Mga kaibigan, Dilar is doing it, really doing it. And eto lang ha, mga kaibigan, ang kanyang blazing do it, Onyx PH. Eh talaga namang hindi pa tapos ang laban. Kami pa rin ang posibleng manalo sa laban ito. Basag nga naman, kukuhanin namin yung inyong middle lane at the same time. Mapansin natin, mas lamang yung minion waves ng Onyx PH and at the same time dito, iyak, no, tamang kuha ng buffs. Ganda lang. Meron pang Lord. Sunin kayo din. Paano naman napunta isang Tuari Lord? Nabaliktad. Paano naging mali talaga ng BSB yung nagstay pa kami doon? Hindi muna nila tinuloy yung Tignan Lord. Natin kung paano itatower lock ng mga tropa. Pero Wise dito, wala nang ano, wala nang, hindi, may Blazing Duet pa pala siya dito. Tignan natin kung magta-tower lock. And Blazing Duet na nga ang pinakain niya sa mga minions para maklear ng mas maganda at makapag-tower lock pa sila kung sakasakali man. Pero buhay na ang lahat ng players dito ng BSB. Tignan natin kung ano yung gagawin nila sa top lane. Bottom lane, pwedeng mapush na rin naman. Pero medyo nagkabaliktad pa. Nahihirapan. Ang pera nung dalawang pero pantay na. Mga kaibigan, 17 minutes and 5 seconds in our game time. 14-13 ang ating score. 49K parehas ang kanilang pera. Pito ang nakuwang towers dito ng Onyx PH at 6 naman para sa BSB. So ano nga ba ang kailangan pang suportahan? Kasi feeling ko si Iacno may item na kahit paano kasi tagal na ng laro. Kanina pa siya nagpa-farm eh. Naiwas error lang dito for BSB. Oh, kasi si gaya Iacno, nga ng sinabi natin, iwas na lang sila, tayo. Na sila. Pero para sa akin, comment dito yung ginagawa talaga ni Dealer. Si Dealer yung may magandang ginagawa dito. And especially, yung pag ginagawa rin ng PNK and syempre ng ating support na si Jay. So tingnan natin kung ano ba yung pwedeng gawin. Kasi pag nakapag-drop dito, nag-superhero landing ang isang Gatot Kacha, aantayin na lang ni Wise. Kumbaga, pre-hit na lang si Wise or the base. Antayin ng ulti, no? At namin nila na pwede nang patayin si Shider Cutie. Kasi sa totoo lang guys, si Shider Cutie lang yung nagbibigay ng damage for the BSB. Yun lang. Pag napatay nila yon, mahihirapan yung BSB na pumalag kasi alam nila na pwede silang manegats or pwede silang malugi sa clash na mangyayari. Even though, meron silang Esmeralda and Wilson dito, iba pa rin yung kayang ibigay na damage ng two marksmen, which is the late game. Yan na nga ba. Nga, Trevor, mukhang napigilan pa nga din dito. Sakit! Hindi na nakalabas, hindi nakagalaw, mga kaibigan. Nilatkat nung aso. Wow, and so, na nga, nabigyan pa. Pero, Farmoon, pero oops, Blazing Duet ang isinagot, pero na-cancel out lang din, na BMI out ang naibigay, superhero landing coming from Dilar, papalag din naman, napakalupit naman ang ginagawa dito, kukay inahabol, inahabol si Wise, pero hindi, papalag pa din, naku po, yung minions, ako, yung minions, kailangan nilang i-defend yan, so eto na yung pressure, the pressure is real, para dito sa BSB, lahat ng linya is already pressured na to think na sila yung lamang kanina. Sila yung lamang kanina hanggang sa nagkaroon ng errors. Nagkaroon ng errors, nagtuloy-tuloy. And to think na two marksman setup ang Onyx PH, yun yung mahirap. Ang kinagandahan din nga, gaya na sinabi ko kanina, ang kinagandahan sa ginagawa ng Onyx PH, oo, medyo nagiging lugi kami kanina. Pero yung minion waves namin, we'll make sure na maangat at maangat. Yun yung nagiging sakit ng ulo ngayon ng BSP. Tamang antay na lang ngayon sila dito sa ano natin. Imbis na pwede silang pumalik sa clash, mag-antay na lang kami sa base. Kailangan pa namin i-clear ito. Ito parang na-de-delay. Shoutout nga pala kay Jomar Flores. Yan yung mga tropa natin dito sa Andrea. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Welcome to stream. And shoutout din sa mga tropa natin talagang patuloy sa buong suporta. Lalo na kay Arvin Recio.
Kay Millie. Yan, sarap po sa inyong lahat. Pero eto na nga mga kaibigan, bakbakan na naman. Ganda lang na iwan sa dream. So, pero titignan natin kung babakapan pa sila dito. Blazing Duet. Ang sagot ni Wise na cancel out pa naman. Pero dealer. Nabon. Hero Landing. Wala na silang damager. YSS na lang ang pwedeng magbigay sa kanilang damage. Buhay yung Lord. Lagi niyong tatandaan na medyo mahirap yan. Cider Cutie. E free hit lang naman. Dalawa na lang or dalawa pa ang napatay sa team ng Onyx PH. Samantalang isa lang ang napatay sa BSB. Isipin nyo may Sanctuary Lord dyan. Pwedeng mag-go ang tropa ng BSB to think na buhay pa ang isang Kimi. Pero ang mahirap naman dito, iyak no may iyak no is na. So yun yung magiging question dito. Tapos pag nasabayan pa, pero teka, si Shider Cutie mo, mabibigyan pa ata o inabol. Inabol, pero hindi na nga itong binagbigyan ng attention dito. Pero Jay, tinulak lang yung isa. Si Trevor mukhang i-ejector nga ba. Tingnan natin kung saan sila magnagaling. Naku, ang daming naglalaban dito. Dalawa na lang yung natitira. Probably isa na lang. So BSB, mababaliktad pa nga ang sitwasyon na dapat talagang sa kanila na. E ngayon, ay, na pwede pa silang si kumuha ng, ano, ng Sanctuary Lord. Naku po, OMG. OMG. Ang init, it's so hot in here. Gaya nga na sinasabi natin, Onyx PH and BSB, ayaw magpatalo sa isa't isa. Ang tanong nga ba dito for the Onyx PH, kukontest nga ba nila? Pero mukhang delikado yun kung ipagpapatuloy nila yan, na. Nako, nako, tingnan natin ang mangyayari na naman. Patay na naman yung tatlo sa team ng Onyx PH plus the Sanctuary Lord. Eh, na-secure pa ni Kukay. Ito na, napakabilis ng kanyang pagkabuhay. Ilang segundo para mabuhay si Ganda lang at 40 seconds naman para kay YJ. Tatlong segundo rin para mabuhay dito sa pagkakataon nito. Anong gagawin nilang defend? Paanong defend ang gagawin nila? Kailangan na ba mag-online ni Iyakno? Online na ba si Iyakno sa pagkakataon na ngayon? Or hindi pa? Tingnan natin ang mangyayari pag pumunta na ang Sanctuary Lord dito sa middle lane. Antayin natin si Wise. Yun ang pag-asiguro ng Onyx PH. Pero oh, hindi namin yan gagawin. Sabi ng BSB. Na naman, mga kaibigan, dito kailangan nilang antayin si Wise kasi si Wise lang yung kaya si Wise talaga. Pero magbibigay pero tara superhero landing na ibigay na nga mga kaibigan, kailangan nilang unahin yung Lord. Pero uy, Falling Star Moon kasi Esmeralda. Na-clear na nila lang nila mag-defend ngayon sa top lane. Ngayon, buhay na lahat ng nasa Onyx PH. Kami naman ang babawi. Counter-attack for the team of Onyx PH. Pero uuwi na lang ang team dito ng BSB. Kasi kung sakaling ma-wipe out sila, pwede silang diretsuhin dito sa middle lane. So, kailangan nilang takbong mayaman, takbong magnanakaw talaga. Kailangan nilang gawin dito. Kasi pag hindi sila nag-ano, hindi sila tumakbo ng matindi-tindi, magiging error yun for them. Pero eto na nga, nagkakitaan na. Ganda lang laban kay Demon. Medyo masakit. Laban pero sa apat dyan, na. Quarantine pa si Madam. Pero nakaapak ng trap dito. If Demon Cutie or Demon, aalis na nga lang at hindi na magbabalik. So reset na naman ang mangyayari dito. Pero ang maganda dito, napatay nila si Wilson. Si Wilson. Ayan nga ganyan sasabi. Wise buhay na. So kailangan nantayin nila kung gusto nilang dumiretso sa clash. Pero doon sa may topping, kailangan clear nila yon. So, kuha na muna ng dapat kuhanin dito for the BSB. Ang tanong, paano nga naman ang gagawin ng Onyx PH or the BSB? Sino nga ba? Para pwestuhan na lang mangyayari dito eh. Para saan? Pwestuhan okay ng marksman? Palagi, pantay sila. Papalag. Ito yung larong pantay lang sila eh. Pwedeng sa Onyx PH, pwedeng sa BSB. Kasi ang mangyayari PH, talaga? Tapos sa BSB naman, kayang i-burst out na agad. So, tingnan natin kung sino man yung magkakaroon ng errors dito. Pero para sa akin, kailangan nilang unahin si Dealer. Kasi si Dealer yung may magandang naibibigay sa laro eh. Pero ang hirap eh. Ang kulat na ni Dealer kaya at magiging counter-attack pa nga yun para sa kanila. Mga kaibigan, nagpaulan. Ang YSS dito and Kimi, nakasecure pa nga ng buff. Pero ganda lang. Pero si Kimi. Kinuha na lang si Kimi pero na-ejector pa. First down si Matubinus. Pero hit si one. Hit si one. Pero si Wilson sa kanyang dreams at mapapatay na naman sa pagkakataon ito. Dalawang beses nang napatay si Wilson. Yun yung medyo magiging mahirap para sa kanila. Samantalang Wise dito, talaga namang sidestep lang. Sidestep is real. Kailangan niya lang unahin yung mga dapat unahin. Kung sino yung mababurst down, eh yun na agad. Huwag na silang mamili. Huwag na yung tank. Kung sino-sino na lang, palag-palag na. Pero napansin ko kanina doon sa pestuhan niya, teka, dito kay ano kay Shider Cutie. Ikaw talaga yung kailangan kong patayin kanina pa ako nag-iinit sa'yo eh. Kasi nga naman, pag napatay nga naman yun ng isang Claude, pwede na namin idire-diretso yung game. Kaso mo nakatakas kanina, naharangan ni Nagrak, tsaka ni Esmeralda. Oo, naku, tingnan natin dito.
So pressure eh kanina ano eh BSB ngayon. BSB. Ngayon Onyx naman. Onyx naman yung pressure. So 24 minutes in our game time, tingnan natin kung sino nga ba ang pwedeng manalo dito, pero Wise na sakit na rin ng damage. Still niya lang din naman eh. Nala lifestyle niya lang. So tingnan natin kung kukuha pa sila 25 seconds bago mabuhay ang third lord of the game. Third lord of the game mga kaibigan para sa oras natin ngayon. 20. And kayang-kaya din if ever na BSB na mai-contest yun ah. Pero kalang kuya RC Trevor mukhang mabibigyan nata ng isa doon. Eh kalang Trevor, naku po medyo masakit yan. Ay, gaya na sa dito, tignan natin kung anong kailangan nilang gawin. Lamang sa minions or ilang segundo. Sigurado makukuha ng Onyx Peach itong Sanctuary Lord na to. Kulang no, na sila na isa eh. Ano bang marksman ang meron sa kanila? So madali para sa kanila na basagin to. So kailangan i-contest ng BSB. Alam mo kung ba't kailangan i-contest? Kasi magiging negative sila pag nakakuha, medyo makunat din. So, marami naman kasing pangkuha ang BSB, may wild search na. Pero ang problema, si Wise kasi may retribution. So, medyo delikado to for the BSB kung kukontest nga ba nila to. Pero I think hindi na. Pero si Esmeralda, kung mapapansin natin, tamang kuha. Naku, si Kukai! Nga si Kukai sa Dreams. And naku, tiga mo, walang kumukontest. Walang kumukontest, mga kaibigan. Yun eh, medyo mahirap para sa kanila. And Sanctuary Lord, eh, na-secure pa ni Wise. Naku, naku po, pinabayaan. Ito na, 26 minutes. Ay, nagpalit na lang yung si Yakno. Nag-malefic roar na kasi alam niya magta-tower lock na yan. Tingnan niyo si Yakno mamaya, magta-tower lock na yan. Nagpalit na ng malefic roar. Parehas na sila ni, ano, parehas na sila ni Wise. Ni Wise. So, yun yung gusto nilang gawin. Makarating man the sa, damage is real for Iyakno na. Makarating sa Torre yung Sanctuary Lord. Sisigurado nilang iaano na itatower lock na nila. So BSB kailangan nilang unahan bago dumating dun sa ano sa sitwasyon na yun. Kasi magiging negative yun para sa kanila. So unahan na nila or clear na nila tong Sanctuary Lord as soon as possible. Ano nga lang ngayon, nakaabang na si Trevor and Shady Cutie dito, tamang abang. Kailangan hindi umiwalay ah. Kailangan kasama lagi dito si Claude kasi medyo may time na umfront pa ata. Umatras pa nga ang mga BSB. So mukhang bakit? Yun na nga, killing spree na. Trevor plus the Blazing Duet, hindi na cancel out. Pero po yung game eh. Ako po, pero Feather Airstrike or Falling Star Moon coming from Demon Cutie, negative na nga. Ako po, magtatawag na ang tropa ng Onyx Peach sa pagkakataon na to. And the game number 2 will go to Onyx CH. Grabe yung laban na to. Wala akong masabi kasi napaganda kasi